Binasag na ang kataimikan ng kapamilya actress Kim Chu matapos ang malagim na pamamaril sa kanyang van noong ika-4 ng Marso. Matatanda ang idinetalye ng actress sa kanyang IG post makalipas ang ilang oras matapos ang insidente. Nakuha pa daw nitong mag-taping sa kabila ng nangyaring pamamaril sa kanyang van. Dahil dito, kumalat ang balita na fake ambush lamang daw ang nangyaring sa actress na naging dahilan para magkomento ng masasakit ang mga netizen laban sa kanya. Sa gitna ng quarantine na pinatutupad sa buong Pilipinas ay nagsalita na sa wakas si Kim Chu tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari sa pamamaril sa kanyang van noong ika-4 ng Marso. Umaasa ang aktres matapos siyang magsalita ay matutuldukan na lahat ng issue laban sa kanya. Ayon sa aktres, ang totoong target na tao ay tumawag sa executive ng ABS-CBN para sabihin na hindi si Kim Chu ang target nung riding in tandem, kundi siya. Maging sa lawyer ni Kim Chu ay tumawag ang taong ito para humingi ng sorry sa nangyari kay Kim Chu. Ayon pa kay Kim Chu, plano daw ng taong ito na magsalita pero dahil sa banta ng kanyang buhay, ay minabuti na wag na lang. Ayon pa kay Kim Chu, nasasaktan daw ito sa mga nambabas sa kanya. Sa huli, itinuring niya daw na milagro ang nangyari sa kanya dahil ligtas daw ito at ang kanyang driver at personal assistant.